Pushlock Black Knight Edition na phone holder. Kabit natin kay ADV160. Hello! Ito yung laman niya. May user manual. May kasama siyang dalawang bushing depende sa size ng handlebars nyo. Itong sa akin yung pinakamaliit yung kasya. Actually, maluwag pa siya. Ang ginawa ko, silagyan ko siya ng 3M tape. Para mas masike, para sakto yung fit. Lagyan natin yung bushing, tapos tanggalin na natin to. Higpitan natin ang kasama niya ang Allen key. Sa itong higpit lang, ipoposition pa natin yung phone. Ito pala pwede nyong bago-baguin ang position nito. Luluwagan siya. Ayan. Pwedeng ganyan kahit saan. Pwede dito. Tapos ito pwede nyong ilipat dito. Tanggalin nyo lang ito. Ayan. Gusto nyo na nandito yung pwesto. Depende na sa inyo anong preference nyo. Kung okay na sa akin yung ganyan na position. Ayan, pwedeng ganyan. Tapos itong mga bolts na to, lalagyan ko to ng thread locker or kahit mighty band para mas secured na kung fix na yung position na gusto nyo. Pati ito, lagyan ko na siguro. Ito naman pang lagay dun sa likod ng phone na adhesive type. Naka 3M VHB siya. So, for comparison dun sa original 3M, mas manipis siya ng konting-konti lang. Konti lang yung difference. So, kayo na bahala kung gusto nyo palta ng 3M or ito na lang. Ako, ito na lang gamitin ko. Isan muna natin ng alcohol, tapos microfiber cloth. Tanggalin natin to, tapos initan natin siya ng lighter para mas makapit. Saktong init na mag-bubbles na siya. Dikit natin sa phone. Hold for 30 seconds. Push natin to, pababa. Kasi shoot lang natin to dito. Tapos, pit natin ng clockwise. Bitawan natin, make sure na naka-angat to. Ito dapat naka-angat. Para lock na siya. Ayan. Pwede mo rin siyang pihitin, bawa pag ganito yung gusto mo. So, lagi mo lang i-lalak to, pabalik. Ayan, naka-ganyan na. Pwedeng ganyan. Tapos kung gusto mo na yung pakabila, pihitin mo lang. Tapos lock. Lock na. Tatanggalin mo naman. Push, tapos counterclockwise, tapos brutal. Okay na yung angle nito sa akin, kaya higpit na ako na dito. Saktong higpit lang, wag naman sobra-sobra. Sagad lang natin dito. Ayan, okay na yan. Basta hindi na gumagalaw. Ayan, wala na nung kalog. Kabit natin. Kalak na. Tapos open natin yung Yuli speedometer. Yan na nang gamitin natin. Punta kami ngayon ni OBR sa may kape sinukuan. Magmemoryanda kami doon. May bandang Arayat. Ayan, para matest natin tong pushlock phone holder natin. Na nagagamit ko naman na yan. Mga isang linggo na. Kada labas namin ni OBR. Kinakabit ko siya dyan. Kahit wala akong ninanavigator, hindi ako nagaganyan na speedometer. Para lang matest ko siya na hindi mababaklas. Okay naman hanggang ngayon. Hindi naman siya kumalas. Yung pala mga bolts nito, yung tatlong bolts niya, nilagyan ko siya ng mighty band para hindi siya basta-basta makakalas due to vibration. Pwede rin thread locker yung gamitin nyo, basta yung medium strength lang para pwede mo pa rin alisin. Kung sakali magbago isip mo, babaguhin mo yung position niya. Yung vibration naman niya, sa high speed wala eh. Ayan, smooth lang siya. Kung hindi siya maalog, kitang-kita mo pa rin yung screen ng phone. Pero pag sa traffic, tingnan natin doon. Yung pag low speed na ganyan, mga 20, 25, medyo nagme-menor, kita pa rin naman. Pero pag nakatigil nga, ay tingnan natin. Ito, magdedepende kasi ito sa lakas ng vibration ng motor nya. Ito si ADV160, medyo may kalakasan ng vibration nya sa idle. And medyo maalog sya pag naka almost hinto. Ayan, pag naka hinto. Pero minimal lang naman, di man sobra. Kita pa rin naman yung screen. Parang kagaya rin din ng sa Moto Wolf, no? Yung vibration na yan sa mga phone holder, pwede yung makasira pala ng stabilization ng mga cellphone. Etong cellphone ko kasi wala tong stabilization eh, kaya okay lang. Hindi ko na siya binila nung vibration dampener, which is binibenta nila din. Pwede kayo makabili. Yung nakabawas daw ng effect or mabawasan yung vibration kapag naglagay nun. Siguro bili kayo nun kung halimbawa yung phone nyo na gagamitin pang navigation is merong
stabilization yung camera para hindi masira. Pero ako okay na ako dito kasi wala namang stabilization yung camera ng phone ko na to. Pwede nyo rin palang gamitin to kahit hindi naked handlebar yung motor nyo, yung manibela. Meron sila doon na ano eh, yung nilalagay sa side mirror yung Moto Wolf na ganun. Parang doon, das doon mo siya ikaklamp, itong clamp nito kasi diba bilog. Pwede mo naman piliin yung variation na yun, yung may kasama na Moto Wolf na ganun, na doon mo siya ikaklamp. Ang presyo pala niyan, 300 pesos yung bili ko sa Shopee. Lagay ko yung link sa description. Tapos meron din doon nga yung variation ay isang package. Tapos meron yung pwede kayong bumili ng may damper, vibration dampener. Depende na sa inyo anong balak nyong bilihin. Maraming choices. Ito yung pupunta namin. Kape, sinukuhan. Ito na kami sa may taas. Kasi ang daming tao. Yan natin maka-order kami, baka hindi na. Lipat kami ng location, maraming masyadong tao dun. Hanap kami ng ibang coffee shop. Lipat kami dito sa may Overlook Coffee sa may baba. Tapalos tapat ng ano yan? Ground Zero M Extra. Yan na pa kami in-order na. Cheesecake tsaka carbonara.